Kayamanan na nakuha sa basura. Ito po siya. Isa, dalawa, tatlo. Sana ganun lang kabilis maglinis, no? Parang magic lang. Ay yung tipong pagbilang mo ng tatlo, yung gantong karaming basura, magiging malinis bigla katulad nito. Pero walang ganun. Sana makita itong video na ito ng mga nagtatapon dito para tamaan sila ng hiya at konsensya. 36 sako lang naman ng basura at 2 sako ng kalakal. Malaking sako po gamit namin dito at sinisiksik namin ng todo dahil mahal ang sako. Hindi kami natapos ng unang araw dahil sobrang dami. Inabot kami ng gabi. Ito matindi kinabukasan. Pagbalik namin, grabing kapal talaga. Yung isinako naming basura ay tinapon ulit dito. Ang matindi, kinuha pa ang sako. Pagbaling ng tingin ko sa kabilang side, may bagong tapo ng basura. Ay wala akong masabi kundi, wow, kapal talaga. Ay nako, ano ba yan? Ginawa ng tambakan itong daanan ng kalsada. Ang mga tao talaga, oh. Mga kababayan natin, oh. Maayos na, saan ko si Nico? Nico? Okay, kaya? Ano yan? Ang dahil basura doon, yung papuntang malapit sa Walter. Saan banda doon? Bago mag-Walter. Ang dahil basura, punta natin. Sige, bisla ako. Okay, sige. Hintay mo lang ako, bisla ako. Okay, okay. Ang sleeve lang ako at diretso na kaagad kami sa kalsadang ginawang basurahan. Grabe, oh. Ito, delikado talaga yan, lalo yung mga plastic. Bibili sa sasakyan dito pag nilipad ng hangin, tumama sa mukha. Tumama sa salamin pa. Patakpan, delikado yan, parang sa 20. Sige, tarahin natin yan. Sinimula na nga namin ilagay sa sako ang mga basura. Napakadelikado nito, lalo na kapag gabi at mahangin. Mabilis ang sasakyan sa lugar na ito. Kapag lumipad ang plastic at sumakulob sa mukha mo, ako, goodbye Philippines ka talaga. Sa sobrang daming nakakalat na basura, inabot na kami ng gabi. So, hindi matulungin, inabot na kami ng gabi ni Kebert. Naka 20 sako kami na punuan talaga yan. Ayan, 20 sako. Hindi pa rin namin tapos, sobrang dami pa din kung mapapansin nyo sa likod. At nakakuha kami ng isang sakong kalakal. Ayan, plastic at saka lata, bebenta namin bukas para may pang merienda kami bukas. Balikan namin bukas kasi napakarami talaga. Inabot na kami ng gabi. So, hindi matulungin, babalikan na lamang namin bukas. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na kami ni Kuya Bert. Magkatapatan na kasi ang bahay namin. Kaya kita ko siya, nag-aantay siya sa labas. Kaso umuulan, kaya hindi kami makaalis. Naghintay kami na tumila ang ulan. Kaso kalahating oras na nakalipas, umuulan pa din. So hindi matulungin, ng oras natin ngayon ay 5:35 yan. 5:35 AM. Babalikan sana namin yung basura na hindi namin natapos kagabi. Ang problema ay umaambon ngayon. Ang gising na si Kuya Albert. Ando na si Albert na nag-an na siya. Naghihintay ako, nakikita niya yung gumagalaw. Naghihintay siya doon kasi dyan lang bahay sa tapat namin. Hindi kami makaalis kasi umuulan. Yan, hintay namin tumila. Kung sakaling tumila ay tutuloy kami. Pero kung hindi, hindi kami matutuloy kasi nahihirap magkalkal ng basura kapag umuulan. Sinabihan ko si Gilbert na pag-uwi na lang namin ni Colleen, kami bumalik sa kalsadang ginawang basurahan. Family day kasi sa school ni Colleen, 9 AM ang schedule pero 8 AM alis na kami ng bahay kasi medyo malayo ang school ni Colleen. Sumayaw pa nga si Colleen, oh. Pag-uwi namin ni Colleen, inaya ko agad si Kuya Bert para balikan ang kalsadang ginawang basurahan. So hindi matulungin, papunta na kami ngayon doon sa hindi namin natapos kahapon dahil kaninang umaga malakas ang ulan, no? Naka-ready na. Naka-ready na kami kanina. Eh, kita nyo naman sa video natin, pinakita ko na nag-aabang si Kuya dito sa kanilang bahay. Ngayon, pupuntahan namin para tapusin namin. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, timatulungin, humihingi po ako ng suporta na i-follow and like nyo po ang sponsor po natin. Siyempre, kapag bumili po kayo ng mga item po nila, mas marami po tayong matutulungan. Nakapo ako delivery rider or rider na kailangan ng helmet at bracket. Siyempre, huwag niyo po kalimutan na i-share po ang mga video po natin na sa ganun po ay mas marami pa po tayong matulungan ng mga kapwa po natin na lubos na ang kailangan. Yeah, maraming pong salamat at balik na po tayo sa video. So, hindi matulungin, alikan namin yung basura. Ngunit, may kumuha ng sako, tinapon dito yung laman. Ayan, ang matindi nun, meron na naman bago dito.
Dito siya. Ito kasi kagabi, wala na to. Yung mga yan. Hindi namin alam kung saan ang gagaling itong mga to. Sa mga makakapanood po nito, sana huwag nyo nang tapunan to. Itapon nyo sa tamang tapunan kasi may mga nangongolekta naman ng basura. Ngayon, lilinisan namin ni Kuya Bert. Linisan namin to. Wala tayong magagawa. Talagang wala yata ang konsensya mga nagtatapon dito. Kaya sinimulan na ulit namin ang paglilinis. Sobrang sakit sa balat ng sikat ng araw. Buti na lang may bawang kaming tubig. Pagkatapos namin uminom, pahinga lang saglit, bakbak na ulit. Pagkalipas ng 4 oras, finally, naisakon namin ang mga basura. Naglagay na din ako ng tarpaulin. Sana lang marunong sila magbasa. Kasi alam ko ang mga hayop hindi marunong magbasa. Tingin nyo po, anong hayop po kaya nagtatapon dito? Sige nga po, comment nyo nga. So, hindi matulungin, bawal na magtapon ng basura dito. Oo nga pala, baka makalimutan ko pa, mabash nyo pa kami. Ito nga pala yung kayamanan na kuha namin. Baka sibuyas yan. Sabihan nyo kami kung saan namin to. May sasangla. Pwede, sandla. Yan, mayaman na kaming dalawa, mayaman na. Kayamanan na nakuha sa basura. Ito po siya. So, hindi matulungin, ito na yung mga sako, nasako na namin na basura. Ano masabi mo, kuya? Ay, sus, napakarami po. Nailagay po namin sa sako 36 pieces. Yan, kulang-kulang 40, napakarami. Diyan sa gilid ng kalsada lang yan, at least ngayon malinis na. Hindi matulungin, meron kaming pang merienda ni Kuya Bert. Ito, bebenta namin. Magkano kaya yung mapapagbentahan namin dito na galing sa basurang ito? Yan, maraming pong salamat sa inyong panood. Mag-ingat po kayong lahat and God bless po. I told myself never.